Maraming mga tao ang nakakaranas ng tinatawag na anxiety disorder. Ang anxiety disorder ay isang kondisyon sa mental health na kung saan ay nakakaranas ng matinding pangamba, takot, panginginig at mabilis na tibok ng puso ang isang taong mayroon nito. Maraming mga bagay ang nagiging sanhi ng anxiety disorder. Maaaring dahil ito sa labis na pag-iisip o overthinking. At maaari ding dahil ito sa nakakatromang pangyayari sa buhay ng isang tao. Ating talakayin kung paano nga ba malalabanan ang anxiety disorder. Hindi man agad-agarang mawawala ito, maaari namang maiwasan ang mga malalang sintomas nito. Una, maaari nating gawin ang tinatawag na breathing exercises. Ang breathing exercises ay isang paraan upang ma-relax ang ating isip at ang ating sarili. Ginagawa ang breathing exercises sa pamamagitan ng pag-inhale ng malalim at pagpipigil ng hininga sa loob ng 5 hanggang 7 segundo. At pagkatapos ay mag-exhale ng dahan-dahan. Ginagawa ang parang ito ng 5 hanggang 10 beses hanggang sa ma-relax ang sarili. Pangalawa, palagi ang pagtulog. Bukod sa relaxation, ang pagtulog ay talaga namang maituturing na numero unong pagpapahinga dahil ang pagtulog ay pangunahing kailangan ng ating utak. Ayon sa research, ang mga taong kulang sa tulog ay mas madaling kapitan ng iba't ibang uri ng mental disorders, kabilang na ang anxiety disorder. Kaya naman, napakahalaga ng palagi ang pagtulog sa hapon at lalo na sa gabi dahil nakakatulong ito sa pagkakaroon ng mas higit na pagpapahinga at pagkakaroon ng lakas. Pangatlo, pagkain ng masusustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas. Ang mga gulay at prutas ay alam naman nating masustansya talaga. At isa sa pinakamasustansyang prutas na makakatulong labanan ng anxiety disorder ay ang saging na mayaman sa potassium. Ang saging ay mayroon ding tryptophan. Ang tryptophan ay nakakatulong sa mood at sa pag-relax ng isip. At ilan naman sa mga gulay na maaaring makatulong sa anxiety disorder ay ang spinach, malunggay at iba pang mga green leafy vegetables. Pang-apat, uminom ng tsaa o tea. Nakahiligan na nating uminom ng kape sa umaga at pati na rin sa gabi. Subalit imbis na uminom tayo ng kape, ay bakit hindi na lang tsaa ang ating inumin? Ang tea o tsaa ay nagpaparelax ng mood at pag-iisip ng isang tao. Dahil sa init at lasa ng tsaa ay talaga namang nagbibigay ito ng kaginhawaan sa ating sarili. Malayong mas nakakabuti ang pag-inom ng tsaa kung kukumpara sa pag-inom ng kape. Ayon sa mga doktor, kabaliktaran ang nangyayari sa ating katawan kapag ang iniinom natin ay kape. Sapagkat ang kape ay mayroong tinatawag na caffeine. Ang caffeine ay nagpapabilis ng nerbiyos sa ating sarili. At sa ganitong lagay ay mas lalo pang titindi ang anxiety disorder at ang mga sintomas nito. Kaya naman, mas nakakabuti ang pag-inom ng tsaa, lalo na ang tinatawag na chamomile tea. Ang chamomile tea ay isang uri ng tsaa na mabango at malaki ang naitutulong sa relaxation. At panglima ay ang pag-manage ng stress. Kinokontrol ng ating isip ang ating sarili kapag tayo ay mayroong anxiety disorder. Kaya naman, mas mabuti sa atin ang pag-manage ng mga stress sa ating isipan. Maaring wag ng palagi ang isipin o pansinin ang mga nakaka-stress na bagay na inilalabas ng ating isipan sapagkat ang mga stress ang pinakasanhi ng anxiety disorder at imbis na mag-isip ng problema, ba't di na lang tayo mag-relax at matulog? Nang sa ganun, ay makakatulong pa ito sa pagpapabuti ng ating sarili sa anxiety disorder. At iyan ang mga paraang maaari mong gawin kapag ikaw ay mayroong anxiety disorder. Sana ay may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Kaya, abangan pa ang mga susunod kong videos na patungkol sa mga bagay na pangkalusugan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.